Ana, si Rene. Hello, Rene. Ana, asya sa tape. Sure. Direct course, no? Yes. Direct course, Ani. Nana sila, nag-face to face na sila. Hello, hello, ma'am. Okay ka ba? Mayong hapon. Uy. Hello po. Pampugang makaroon. Royal Zoom. Salamat tayo sa Sorry ni Espinera, CIO, PRO sa University of the Philippines. UP Mindanao. Sige lang, ayusin ko muna ito. Si Professor Lyre Murao, kaming natapuan. Puro sa mga guwapa, oy. Kaming natapuan. Ibuyag. Naka-black dress. Naka-black dress. Kaya siya? Di ba po? Naka-black dress. Si Attorney Mary Glynn, Sorila, nasa taas, naka-blue, blue dress. Parehas ako, blue. Blue. Okay. Oh, beautiful. Favorite color. Mga guest, Karwan. Huwag naka-zoom sila. Salamat tayo, sir. Bisag doon sa teritro. Ato ang guest, no? Very accommodating of now. Huwag ka guwapo, smiling ka ayo. Ang sama itong sampihan, Karwan? Tagalog, English, o Bisaya? Ah? Isag-unsa lang, okay ra. Ah. Isag-unsa lang na mo, okay ra. Okay. Ang ato ang kining istoryahan karon because doon sila yung mga advocacy karon, di ba, sir? Yes. Ilang mga advocacy karon, nga ginapromote vaccine, bakuna. Bakuna? It's actually a webinar on the COVID-19 vaccine. Yes. A free webinar. Oh. Kung yung mga free webinar, tutukan na siya. Attorney? Yes, ma'am? Kung yung mga vaccine, webinar in vaccine. Webinar. Oh, sa ibo, pasubutan na siya. Parang layman's term. Sa ito ang... Sige. Webinar, online na lang na siya na seminar kay tungod pandemic man ron. Dili na ta magkita-kita o face-to-face na seminar na mga uso sa una or workshop. Karon ang seminar na to, ang workshops na to, ang mga learning sessions via online na. So kami sa UP Alumni Association Davao, Philippine Genome Center Mindanao na ginahead ni Doc Lyre and the UP Mindanao, which is celebrating its 26th anniversary this month, is hosting a free webinar on the COVID-19 vaccine. Kasi we want to educate the people sana about the vaccines kasi ang daming misconceptions, misinformation. So better that we hear from the experts what the COVID-19 vaccines are really about. So, kung may mga webinar on vaccine, COVID vaccine particularly, attorney, no? So, saan pag-intra para makasudya din na? Hindi mo basta-basta siguro makasudya, no? Attorney? Attorney o Professor Murao? Saan pag-sud para maka-appeal ang publiko? Para po doon na sa know-how, saan yung bakuna? Gina-advocasyon nyo, gina-educate nyo ang tao, no? Kung saan yung bakuna, batok sa COVID-19. Yes, attorney. Doc Lyre. Doc Lyre. Si ako na lang siguro magtubag, Ana. Professor Lyre. Yes po. So, we invite them to visit the Facebook page of UP Mindanao. Pwede po sila mag-visit sa Facebook page sa UP Alumni Association Davao Chapter. I-type lang na nila, no? So, kining duha ka pages. Pwede po sa Facebook page sa Philippine Genome Center Mindanao. Kay naan dito ang amo ang announcement, tapos nakabutang po dito ang link kung asa sila pwede mag-register.
para makasulod sila sa Zoom session kaysa Zoom ni ibuhat ang online na webinar. Pero kung dili sila kasulod sa Zoom, okay lang kay mag-live po ta, Facebook Live sa UP Mindanao Facebook page, UP Alumni Association Davao Chapter Facebook page, ug sa Philippine Genome Center Mindanao nga Facebook page. So daghan pa maagi para maabot nato sila. Pero well, naa sila sa Facebook page nagwatch niya, ongoing na ang webinar on vaccine. Pwede sila makapangutan ng question kung kita man ang speaker. Pwede kaayo. Yes. So mag-type lang sila dito sa comments, sa chat section or comment section sa Facebook page. Uh-oh. Tapos na ay mga staff na mo na nagpulot sa ilang questions. Tapos ihatag sa ato ang speakers para po ma-address po ang ilang mga pangutana. This is a really nice venue, no? Kay dili lang sila maminaw sa speaker, kana mga experts. Kabalo ko, daghan po silang mga burning questions about so vaccine. Oo. So, mauni ang maayong venue para ilang mga questions kanang ma-answer yun sa mga experts. Nang dili ka nang basta-basta lang na atay experts na pwedeng magtubag sa ilang mga pangutana. Very good. Paano sa isang webinar on vaccine, Professor Murao? Pero saan siya One day before Valentine's Day. Lali lang na siya ma-remember kay Valentine's Day naman sa Sunday. So before Valentine's Day, naami pre-Valentine offer sa ilaha. So invite their loved ones po. Para na sila Valentine celebration. Maminaw lang sila dito sa webinar. So that's February 13, 9 a.m. magsugod. But they can come in earlier before that. They can come in the Zoom or they can open their Facebook pages before 9 a.m. Hangtod. Hangtod. 9 a.m. Morning lang siya. Sa morning. Morning lang siya. Para sa Valentine. Pre-Valentine's date. Busy naman sila mag-date sa Valentine. So, Valentine na lang. Kari na lang. Oh. So, sa pre-Valentine, dun sa February 13, nanaw sila. Oh. Yes. Yes. In fact, ginaingon gani na mo, show your love in a different way karong pandemic. Protect your loved ones by learning how to protect them from the pandemic, from COVID-19. So learn about the vaccine because that is the way that our government is trying to protect the citizens from the disease. Si Consultive Attorney Sorila. Sorila. Magkakabing lagi mo. Nangita ka co-host, ma'am? Pwede. O, pwede ka ayin. Sino? Kasi si Rene, murag, naanad ako ay, pila ka tuwing naman may nag-uban-uban ani sa ere. Ano yung mga? Oh, sabagay, nakaanin naman mo din via Zoom lang. Virtual lang. Virtual lang. Tapos, kining vaccine forum sa pre-Valentine's nga date, February 13 eh, no? Sa alas nabi sa buntag. Kanang, siyempre, doon yung mangutana anak, no? Tapos na mag-una-una lang pong pangutana po. Mag-una-una lang pong ko. Ah, sige. sige, ma'am. Ipo na ito ang mga bakuna pa rin batok sa COVID-19. Sa inyong lang pagtuo. Unsa to, wala na mo nadugay. Unsa ka safe, unsa ka luwas ang ato ang bakuna pa rin batok sa COVID-19. Kay ang ato ang gobyerno, gayon man nga, ayun, pamili. Kay gisiguro man namo nga kiniluwas yun. Sa inyong muna, dili ba ang ini kabalakan sa mga tao? E sa Davao City ba ya? Ngayon si Mayor Sara Duterte Capio, wala may pidugsay. Wala yung pidugsanay. So, sa inyo ang paminaw, safe lang good, o luwas ragin ang kining ato ang bakuna ba to COVID-19 o ba'y kabalakan ng mga tao? Oo. Doc Lyre, ikaw'y makatubagan. Yeah. Kanang, actually, sa webinar, na dito tayo experts na makatubag-anak, na makahatag, o maayong
answer para dila sa imo atong pangutana mo. Oh, just yung pinakadako nga pangutana, no? Kung safe ba dyan ang mga vaccines. Pero actually, madunggat po nato sa experts mo na naay proseso sa pagpili, naay proseso po sa pag-deploy o pag-roll out sa vaccines. Naapod proseso ka ng post, ginatawag nila nga post-monitoring. Masabot ana nga, i-monitor yung tanan nga nakakuha og vaccines pagkahuman og bakuna sa ilaha. So, kay kini nga mga bakuna, emergency use authorization pa lang ni sila. Ang pagsabot ana, wala pa na sila nakaagi o ka ng dugay yung nga clinical trials, ka ng pinabtik lang na clinical trials. Pero kay emergency situation matakakaroon, so maunang i-roll out na sila. So dili na sila pwede walay monitoring. So maunang naatay mga sistema pamaagi na para the entire process we want to ensure nga safe kini mga vaccine. So mauning sistema ang mag-assure sa atoa nga there is something or there will be people who will be monitoring us. So, mauna siguro ang pwedeng matubag nato sa atong mga listeners karon nga medyo nag-huna-huna pa sila unsa man magpabakuna ta o dili. Siguro ang wait and see siguro man kanang wa pa makadesider kay minto dunay pangutang sa banaw sa mga tabo sa ko sa museo na klase ng mga reservations, no. Pero dunay yung edad professor nga dili pwede bakunahan. O pwede ba tanang bakunahan? Sa pagkasabot na ako, depende sa vaccine. So, naay mga vaccines nga limited lang siya to certain ages or certain demographics. So, it will really depend on the vaccine. So, kana nga information, mahatag na sa dito sa mga naghahatag o vaccine. Actually, i-mention po na sa webinar kay kanina nag-meeting me with the speakers earlier, and we also raised the possibility of that question being asked during the webinar. And then one of the speakers, Dr. Nina Gloriani, who is head of the DOST vaccine expert panel, said she can discuss that kung kinsa ang mga pwedeng i-vaccinate o kung kinsa ang dili. So, mugawas na siya sa webinar. Maunang gwapo jud maminaw sa webinar ka sa Feb 13 para makahibalot ang tanan. Kaya, and even magod to si WHO, World Health Organization Country Representative, Dr. Rabindra Abiyasinghe, na dapat daw istadihan pagyud pag-ayo kung luwas ba nga bakunahan sa COVID-19 ang mga bata nga nag-edad og 16 years old paubos kayo pag daw study nga para ni ana kay ang siguro mga hapon lang gyud to. Tama na siya kay ang vaccines karon nga gitest, wala pa na test sa younger population. Oo. So di na taka siguro kung okay ba ni sa mga 16 below 16. So this year i-roll out na nila ang clinical studies in that age group para mahibaw-an pud nato kung pwede pud ni siya ma roll out sa mga younger population. Yeah, what about kung para sa mga hamtong o sa mga senior citizens, na grabe ka senior, so senior, nga doon na pag-ipo morbidity. So, siguro na siya professor. Mauna ang pwede itubag ni Dr. Nina Gloriani sa atong webinar. Mga higala, sa pre-Valentine's date ha, pibig. Yes. Alas 9 ang takna sa buntag sa asa to professor o sa tong ilang adtuon nga mga web page o FB page para makaadto sila dito makatan-aw og makapamutan sa on vaccine. So ang webinar kay to be or not to be. I-visit lang nila ang UP Alumni Association Davao chapter. Pwede po sa UP Mindanao or pwede po sa Philippine Genome Center Mindanao nga Facebook pages. So at least makakabalo sila, asa sila pwede mag-register. Pero kung dili sila maka-register, pwede po Facebook Live. Facebook na lang po sa Philippine Genome Center o sa UP Mindanao. Yes po. Basta di ko kabalo mag-zoom.
Zoom na lang. Okay lang na. Kasabot ni. Mga speaker, mga visitor, mga speaker. Wow. Oo, ni mga? Speaker. Speaker. Oh, itanong mo, itanong. Itanong mga speaker, professor, or si attorney. Si attorney, maghatag sa name sa atong speaker. Sige, attorney. Sige. Ang atong first speaker to talk about the manufacture and development of vaccines, si Dr. Willie Tan of Pfizer. He's the manager of the global product development ng Pfizer. He's based in the US. Our second speaker is Dr. Nina Gloriani. She is the chairperson of the DOST expert panel on the COVID-19 vaccine. And she's also a member of the WHO Scientific Steering Committee for COVID-19 Vaccine Solidarity Trials. Mm-hmm. Then we will also have a presentation from the Office of Vaccine Czar, Carlito Galvez, mm-hmm. on the National Vaccination Roadmap. And the final speaker is our new City Health Officer, Dr. Ashley Lopez, the Davao City Health Officer, Dr. Ashley Lopez. He will talk about the Davao City vaccination plan naman. So our webinar really covers the entire gamut of the COVID-19 vaccine process from development to rollout and the monitoring. Hangtod sa bakuna, hangtod monitoring. Yes. Bakuna, hangtod monitoring. Monitoring, i-monitor mo ka mga tao na natutupan. Oh, dapat yun i-monitor. Mm-hmm. Tama, yes, no? Pero sa atong Davao City is pwede man daw ubalibad kanang ingon man si Mayor Sara nga way pugsanay na way pugsanay kay oo way pugsanay ni ang mga bata medyo sabihan ba kung safe ba sila bakunahan anak so yes kanang dapit diri sa asa ba to ay kana ganing sa may component sa bakuna. Nanong dili man tapahin mo og kining bakuna gud. Di ba do na may potential na tambal para sa COVID mauning lagundi. Nanong di man gid sa mahimo nga bakuna. Ah okay. Sige. Pwede ka magtubag ana. Natay lain nga magpagala. Murag naata sa war karon no. Tapos natay mga lahi-lahi nga weapons to fight the war. So natay wearing of face masks. Naatay testing, isolation, tapos lahi pud ning bakuna o kanang treatments, antiviral drugs. So ang kanang mga antiviral drugs pwede pud nato mas source na no, we can look at natural products na pwede mag treat us from COVID-19 diseases. Pero kini silang mga drugs, they will only treat those katong nakadawat no sakit. O para dili sila dili mag severe ilahang sakit. Pero importante po, I think the rest of the population, gusto nila protektado sila from the virus. Pero ang kanang mga antiviral drugs, dili na nila sila ka-protect sa imo from the virus. Instead, kanang matabang lang sila nga maka-recover ka from imo pang disease. Pero ang bakuna, mauna siya ang pwede nato nga protection. But pasabot nga virus in the future. So mauna nga yes ba? Yes ma'am. Panang professor ba? Panalita mabakunahan ka karon. But pasabot nga di na good ka madutlan o COVID-19. Kaya kung sa niayo ng kas COVID-19 because of the antiviral ng mga tambal, but pasabot sa antiviral ng mga tambal na di bakunas COVID-19, doon na po'y posibilidad nga madutlan gihapon ka sa isapon bakuna nga permanently good nga safe job ka o di madutlan ana. Amauban na siya ang bot-bot ana. Yes po. Yes, o kanang mga tambal, kanang magtabang na sila sa imo nga maka-recover ka sa imo hang sakit. Pero not necessarily nga dili na ka matakdan. Pero ang bakuna makatabang na sila ha, kanang atong mga immune system ipukaw na niya ang atong immune system para ma-protect atong lawas from the virus. So therefore, kung ganahan ang tawag mo pabakuna, pabakuna din siya. Kaya di naman siya matakdan. Ganahan sila. Di naman siya matakdan kung bakuna. Pero kung wala siya bakuna,
nagsalig lang siya sa mga antiviral ng mga tambal o mga tanom-tanom. Gutpasuot nga maayos siya, pero matakda dyan po siya sa umaabot na panahon. Yes, maupo na. Pero kaning sa COVID na yun, kanong kinahanglan man siya nga i-isolate yun nga walay makabisita. Nga, panalitan ko yung dunay bata nga madutlan, ana, simba ko lang, murag musamot siya ka-stress kayo, iway na naibihat siya ang kining atapad. Sorry, wala ako kadungog sa... Lain ang murag nag-fluctuate, no? Repeat mo lang, repeat. Sige. Kanang anong kinahanglan mo siyang i-isolate, i-quarantine, no? Okay lang kung panalitan hamtong, no? Makasabot. Pero kung bata na below 16 siguro, anak, i-isolate siya, i-quarantine, murag gusamot po siya ka-stress kay pangita sa iyang nanay. Ula na iyang nanay diha sa iyang tupad. Gusamot siya ka-stress kung bata ang magka-COVID. Nawala si Lyle. Nawala siya? Oo. Lagi ma'am, nag-agree dyan ko, Ana, na nga nung lisod kaayon na i-isolate. Pero I think, Lyle, it's because the disease... did you get the question, Lyle? She was asking why people really have to be isolated. Tapos especially for children, it can be traumatic. Kaya kung ang bata lang ang nagkasakit and then isolated ang bata without the parents. Oh, masumot ka stress ang bata, anak. No? Oh, oh. Hmm. So what is it about COVID that people have to be isolated talaga when they contract the disease? Hmm. Okay lang sa mga hamtong, kasabot mo na sila ba? Pero kung ang mga bata, good na. Muhilat pa gani ang bata na kayo ay nanay diha ba niya. How much more kung i-isolate? Doon ba tayo paagi nga ang bata bilang i-isolate? O, kung i-isolate siya, pati ang nanay i-isolate po. Pati ang tatay, pardon na siya kauban o kanayang yaya siguro. Kaya kung siya lang, nga maghigda siya sa iyang patre, siya lang, duol sa bata. O, ako bang imagine ba? Paduol sa bata. O, na siya lang usa sa iyang katre niya. Nadiha ang katre tapos ay nanay. Diba? Ang bata gyud mangita sa iyang nanay ko, doon ay paagi nga doon na siya kining abay, no? Sa iyang paghigda o sa iyang kwarto. Oo. Sorry na nawala na pud ko. Ang pagsabot nako katong mga bata noon nga gina-isolate, doon pud na. Oo, tinuod na siya. Hmm. So, pwede pud siguro pangitaan na to paagi nga naa sila kay kauban, it's siguro ilahang parents or para at least na sila kauban. Mm-hmm. Ay, kaluoy po. Okay na mga hamto. Kasabot na mara siya. Mag-plok-plok-plok. Kaya mag-plog po yung ilang mga gadget. Pero makapagaling kaayo. Diba? Kasi yung mga tiguang ba? Mga i-isolate mo sila ra. Nga tapos mag-ihit na sila ang diaper. Mm-hmm. I-isolate. Walay mo abay sila. Kadabang walay mo abag-abag. Pa-kuan. Kamasig ka ng wahing-wahingo na lang taong kay basing o kining nagluya na ba? Diba man, nagluya sa COVID. Nagluya sa kining ka-stress niya. Then hadlock naman ako baan. Mm-hmm. Ang kayo yung mga posibleng batiyon sa mas pasyente ang nag-inusara siya tapos wala siya kauban. Wala siya kay istory-istory yan. Nag-inusara lang din siya. Ka-stress ako na. O ito na may paagi nga din kay stress kung tambalan man ang kining pasyente sa COVID-19. Oo. Wala sa i-isolate good siya. Sa tanaw na ako, mauni mga special cases, no? Mm-hmm. Siguro sa mga special cases na amanay gina-consider ang atong, let's say, ang atong LGU, City mm-hmm. Health, kung unsay pwedeng buhaton sa pag-isolate mm-hmm. ani mga kaso ni ani. Mm-hmm. Na ako'y nahibawaan nga special case mm-hmm. nga gipauban ang iyahang husband mm-hmm. kay ang infected nga patient, ang pasyente, dili na siya ka atiman sa iyang sarili. So, ipauban na lang iyang husband sa isolation. Kay wala na may pwede maka atiman sa iyaha. So, mauna lang to, giconsider nila nga ipauban na lang ang husband. So, mao siguro na ang mga special cases na i-consider po. So, katong siya, COVID ba yung case sa itong sa wife? Nag-iabot yes. naman sa iyan. Oo, COVID to siya. Mm-hmm. Pero kumusta? Kung special case because nagkasakit na ni Ana, buhay ba to siya?
Gabi na ko. Buhay pa to siya. Katong kwan, katong wife. Oo, oh, okay na siya. Naka-recover? Naka-recover na. Pero, ano na siya? Doon na siya laing, doon na siya ko morbidity, doon na siya laing sakit? Before? Wala ko kabalaw sa detalye ato. Oo. Pero, walang akong na share sa ako na information. Hmm. Pangutan na lang, sir, right? Kining role sa Philippine Genome Center sa fight against COVID. Ano man yung role, professor, sa pagpakibisog na ito batok sa COVID-19? Ano sa yung role, Ana? Oo. Katong ni gawas ng COVID-19 na busy jud mi diri sa Philippine Genome Center Mindanao. So last year yes, naghatag mig ka ng molecular training para sa ato ang mga medtechs nga for the COVID labs nga gusto mo patukod og laboratory diri sa Mindanao. Kay nagsugod ta nga isa lang atong testing lab sa tibuok ng Mindanao, SPMC lang. Wala diri laing lab. So maunang kinahanglan jud magpatukod taglaing labs especially sa uban nga regions nga layo diri sa Davao City. Mm-mm. So of course para makatukod sila og lab need nila ka ng trained pod ang ilahang mga personnel. Uh-huh. Kay dili man ni basta-basta lang RT-PCR testing. Mm-hmm. So maunang naani mi partnership with ang UP system na ay partnership with the Department of Health para makatabang ta o train sa mga medtechs diri sa Mindanao. Oh, nakita na ko pati Zamboanga, mga medtechs dito sa Zamboanga na hindi din para magpa-train sa inyo ano? O lain pa mga LGUs. Oo. Yes, naka-train na before every region for the 6 regions diri sa Mindanao na alam may mga na train. So tanan sila nagbiyahe gyud diri sa Davao City for the training. Mula sa mahadlok mo, kay COVID time, good gihapon to, nag-ani sila, mga medtech dito sa Davao City. Oo. So, careful ka ayaw me. Kumusta to, yung feeling at itong panahon na nagbiyahe itong mga medtech sa lugar nga, sa ubang lugar. Maayo po kay ako, mga staff, mga ano man po, isog man po. So, bisag kabalo sila nga COVID, just out of their heart nag-serve jud sila nga makatabang og train sa mga medtechs. Hangtod karon walay nagpositibo sa inyong staff. Gikan atong panahon nga naghatag og training sa mga medtechs sa mga nakadayang LGUs. Wala bay nagpositibo sa inyo ha? Wala bay nagpositibo sa mga staff nga nagtabang og training sa mga medtechs sa laing LGUs na nanginidinhi? So far, wala. Wala man siguro yung mga staff ninyo na nagtabang sa pag-training. Awa ng Diyos. Wala. Oo. So, ang question was kung naay nag-positive sa amo. Sa awa ng Diyos, wala naman po. So, at least we were protected also. Ano ito po? Face mask, face shield, PPE. Kompleto yan. Sobra-sobra pa. Sobra-sobra pa siguro. Oo. Mura siguro mag-astronaut ato, no? Oh, mura siguro. Yes. So, ato na lang siguro ning ko ano, no? Ato na lang siguro ning ang Philippine Genome Center lang ba ang dunay role sa ning the fight against COVID-19? Doon na pa mo I would like to acknowledge, of course, the UP Alumni Association. Mm-hmm. Kay sila po, nagtabang po sila sa AMUAC, sa kanyang mga training. They gave us donations para sa mga gamit na kinahanglan nato sa training. So this is also, of course, in partnership with them. Very good. Naapod sila po sa pag-launch na ining webinar on COVID. Yes, so partnership na po ni NAMO. Yes. Actually, ako ma'am, director ko sa UP Alumni Association. Ah, ikaw. Banto ka. Dating attorney. Pero bata kang po si Kwan, Professor Murao. Parang naman sila. Kami nang guru ko lang, once bata. Young ones.
So, mga aktibo pa. Grupo ni attorney, nanapod mo sa kuan sa webinar on COVID sa pre-Valentine's Day, no? Sa February. Naajud me. Oh, naagid mo ana, no? Okay, tabang-tabang gid mo ana. So, aside sa UP alumni, PGC, kamo lang? Ang UP Mindanao pod, ma'am. Ang UP Mindanao, DXRP, napod sila yung role ani, no? Siyempre, napod. Ang UP Mindanao, kay we're doing this webinar in line with the anniversary of UP Mindanao. 26 years naman ang UP Mindanao ron. Bitaw, no? Kay last year, puros po mga virtual, no? Virtual po yung mga events. Pareho po ani, virtual. Salamat lang sa mga gadget sa virtual o sa Zoom. Pero naagya po yung mga events nga na tanaw mga tao bisag stay home kanunay. Kaya kung wala pa ni mga gadget, no? So, usaw na lang atong kining mga events. Dili malusad kayo, may Zoom. Zumba na lang ta, Zumba. Basta dito na pa mo gustong topic. Basta dito na pa mo gustong i-announce sa panginan nga gusto niyang ipaabot nga dito sa mga tao. Si Professor Murao o si Attorney Sorila. Sa inyong gustong ipaabot dito. Oo, so, gusto lang na mo i-invite tanan kanang gusto mo kanang nagahuna-huna mo about bakuna na amoy daghan pangutana about vaccines, just join us to V or not to V February 13 9 a.m. Yes, please join the webinar. So daghan mga guests dito, no? Si Secretary Galvez na aday diri, so katong gustong mangitang dagtong balita napagitaan ninyo ang Zoom ani og ang Facebook sa UP Mindanao og sa Philippine Genome Center. So thank you very much. Basig do na po mo ilain pang mga information nga ihatag. No, wa na ko na mapangutan na kay di na maabot sa ako ang utok. Yata mo utok ako ang utok po. Actually ma'am, in line also. Na lang ko i-plug, pwede mo plug gamay lang jud. Kini gihapon activity gihapon ni sa UP Alumni Association after aning February 13 namo na webinar. Naapod mi virtual gihapon na alumni gathering sa mga for the UP alumni all over the world. Kami ang mag-host. So, we're inviting all UP alumni. We'll have a night of fun and entertainment on February 27, 7 p.m. Please check the UP Alumni Association Davao FB page for the details. Oh, daghan ang UP, ano? Kadto. Daghan tayo. Sa PGC, sa Philippine Genome Center, kasi doon na kay Public Service Announcement Attorney, at Attorney si Professor. Kasi doon na kay Public Service Announcement. Well, we'd just like to invite everyone po sa 26th Foundation Anniversary Celebration sa UP Mindanao. There will be many activities the entire year. So, once in a while, mag-release lang make announcements regarding that. Sa Philippine Genome Center Mindanao, we are open to all collaborations, kanang any research-related or science-related initiatives, we are open to listen to what you have, to your plans, and also how we can work together. Doon ako pangutan na doon, kaning molecular COVID laboratory, COVID-19 molecular laboratory, natabangan din yun, no, sa Davao region, halos sa yata tanang part sa Davao region na tabangan ninyo para makatukot og laboratorio. Sa pangatawan, doon na ba'y lain pang mga LGUs ang nag-apply sa inyo, ha? Nag-apply para matabangan ninyo nga matagaan training sama sa training yung gihatag sa mga medtech sa mga nagkaliyak ospital. So far po almost 100 medtechs na yung na-train namin. That's all over Mindanao. And in particular, we also have a MOA with Davao Regional Medical Center and the Davao del Norte LGU. Napod mi MOA with Davao de Oro LGU. And finally, with the PNP Region 11. So, ang PNP Region 11, hapit na siya mag
I think nag-open na ang ilang lab. Yes, tapos si Davao de Oro o si DRMC, hapit na po sila mag-open sa ilahang laboratories. And then of course, naatay mga networks po outside Davao region, you know, in other regions of Mindanao nga COVID laboratories. Atong natuin in the past. Nakaschedule na ilang pag-ani din hin. Human na sila, nakatrain na sila. Oo. Isa may umabot pa na. Daghan po sa ilaha kanang operational na. Operational. So doon na po ilain pang kanang naka-schedule na mo ni Dinio nga. Ah, okay. So ang amo ang partnership with DOH was from June to December 2020. So officially na human na atong ang training. So karon gina tiwas na lang namo ang among partnership kanang among promise with Davao de Oro, Davao del Norte ug PNP to really start their laboratories. Mao na lang among gina tiwas karon. Thank you very much. Thank you very much, Professor Lyre Annie Murao, ang director sa Philippine Genome Center. Kaubot po niya si ko ano si Attorney Marie Glenn. Attorney asa man to Marie Glenn. Attorney Marie Jen. Attorney Glenn Sorila. Ang yes. Agad sa PGC, Philippine Genome Center Attorney? Wala, ma'am. Sa UP Alumni Association si Atty. Ay, thank you very much. So, thank you very much. Ikaw, di ka mag-thank you very much? Yes, very much sa UP Alumni, sa kay Professor Lyre Murao for giving our listeners of Radio Pilipina a chance to learn about our upcoming webinar. Thank you very much. Thank you also, Miss Nanita. Thank you, Rene. Thank you, Lyre. Thank you, Professor. Thank you. Thank you. See you soon. Bye-bye. See you soon. Bye-bye. So, thank you. Bye-bye. Bye-bye. So, bye-bye din yun. Yung kamot. Tako tayo. So, thank you very much. Mau din yung si Kwan, si Professor Murao. Bapa mo rin si Professor Murao, no? O si Attorney Sorila. So, thank you much. Itong oras, sa last stress for entire 8, mabalik na pakauman yung mga pahinong ng bitan sa Pikas Lawak. Lawak. Yun. So, yun ang Zoom. Mag-aaral ko ngayon. Mag-aaral ko ngayon. Mag-aaral ko ngayon.